ng Pilipinas. Lolosobin namin kayo! Ng paglilitis sa mga inosente dyan sa QTC Kingdom. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Tapos na nasilbi ang court order. Kung wala kayong nakita dyan, uwi na kayo mga pulis! Huwag na kayo magpagamit! Pilipino tayong lahat! Hindi pwedeng magpapayang tayo! Marcos Junior, naintindihan mo ba? Kung hindi mo naintindihan, dahil bangat ka sa bumbu, kikinig sa atin ngayon sa buong Pilipinas, tumindig na tayo at ipaglaban ang karapatan ng taong bayan. Huwag tayong magpaapi sa isang anak ng diktador. Si Bongbong isang anak ng diktador. Ngayon, adik, nagiging adiktador. Tama yung sinabi ni Glenn Song na ang granda nila ay Marcos pa rin. Okay, Marcos pa rin. Pero sasabayan natin yung sagot, ang alisin! Ang alisin! Ang alisin! Ang alisin! Ang alisin! Okay. Marcos pa rin ang sabi ni Lisa, ni Bangag, na sila pa daw galing sa amang diktador. Ngayon, 20 years of dictatorship. Ngayon, sa isang adik na ada anak, dagdagan niya ng another forever years. Hindi na pwede yun! Kung sasabihin nila ni Bangag at mga minions niya na Marcos pa rin, Marcos pa rin, sasagutin ng sigaw ng taong bayan niya, ang alisin! Ang alisin! Ang alisin! Ang alisin! Ang alisin! Marcos pa rin ang aalisin. Inalis natin ang amang diktador na Marcos, aalisin din natin ang anak ng diktador ng Marcos! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Kayong mga pulis! Kayong mga pulis, mag-ayos kayo. Kasi no list down si Colonel Espinido nung sinabi niya sa Kongreso, PNP is the biggest criminal syndicate. Di ba nakakaya yun? Nakakaya yun! Maraming sympathizer na PNP class na mga kaibigan ko na hindi na nila gusto ang ginagawa ngayon ni Marvin dahil nagpa-uto-uto siya sa utak ng isang bangag na Marcos! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign!
umaga dahil sa mga maraming nangyayari na ini-expose natin, lalo na yung sinabi natin na nagkaisa na tayo upang batukan ang Marcos administration, inotos ni Bangak sa isang mainstream media kaninang umaga, yung inotos ni Marcos Bangak na magkaroon ng covenant signing yung mga mainstream media led by JMA laban daw sa fake news. Ngayon, tanongin ko kayo, sino ang pike? Yan ang pike! Ito ang ama ng fake news. Pakinggan natin. Diba sinabi niya na walang tergas at walang baril? Sino ngayon ang fake news? Diba sila? Pakinggan natin mga kababayan. Pakinggan! You go to any human rights advocate study that you did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang balik, kahit isa. Hindi kami gumamit ng pulis. Wala kami hindi naman. So, ano yung mga statements? Third company bodies, third political man, hindi na kultura. I tell you, you go to any human rights advocate study that you did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang balik, kahit isa. Hindi kami gumamit ng pulis. Wala kang hindi naman gabi. So, ano yung mga nangyayari? Talking about this is the political man. Yan! Ang fake news! So, ngayon! Ngayon! I will challenge mainstream media kung totoo kayong pumirma sa covenant laban sa fake news, i-expose nyo ito na ang bahag na presidente ay siya sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa mga Pilipino na sa ibang bansa, magkaisa na tayo, tumindig tayo at makisa na papalisin ang Bangag na Presidente sa Pilipinas. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal!